unexpected sobra na. Pero hindi namin maintindihan eh, merong mga ano eh, nung ina-analyze namin, may mga pangyayari na parang, alam mo yun, may premonition. Kasi nung last taping ni Mami Jane dun sa set, ang pinagkukwentuhan namin si ano, si Charito Solis. Kwentuhan namin, sabi ko sa kanya, Mami Jane, alam mo, sabi ko hindi ko man nakatrabaho si ano, si Charito Solis. Pakiramdam ko pag magkatrabaho tayo, parang nakatrabaho ko na rin siya. Tapos tuwan-tuwa siya, proud na proud siya. Tapos nung ano na, pinuwento niya kung paano nawala si Tita Chato, ganyan-ganyan. Yung mga ganun. Tapos napagkwentuhan namin si FPJ. Tapos nung ano, yung mga huling eksena niya na kinukunan namin, hindi namin maintindihan. Yung may eksena siya doon na kinukunan niya na si Bubbles, lalaya na. Bigla siya umiyak. Tapos ano, eh nagdedirect sa akin sa direct Kevin. Sabi niya, Tito Jane, parang masyadong iba yata yung bigay. Bakit hindi mo kailangang umiyak dito, ganyan. Tapos sabi niya, kasi nalulungkot na ako eh. Kasi isa-isa nang nawawala yung mga karakter, alis na sa kulungan, ganyan. Yung mga ganun na parang, siyempre hindi naman namin that time alam yung ibig sabihin. Medyo weird lang, no? Oo eh. Tapos sabi ko nga, buti na lang nung napakap na ako nun, nagpaalam ako sa kanya, tapos nag I love you ako. Hindi ko alam na yun na pala yung huli naming pagkikita. Tapos nung Saturday, nung nagpunta kami sa Baguio, pagdating ko pala ng Baguio, kinukwento ko na siya kay Cherry Pie, kay Mami Pie. Mami Pie, alam mo, pinukwento namin ni Mami Jane si, ano, si Tita Chato, si FPJ, ganun. Tapos nung gabi, after nung show sa Baguio, siya rin yung pinagkukwentuhan namin habang ipapahinga kami. Yung pala, hindi namin alam na may nangyari na pala. Kaya nung pag-uwi ko nung Sunday, 6 PM, tumawag sa akin si yung kapatid niya, Tita Veronica, tumawag sa akin. Tapos sinabi nga na si Mami Jane, may nangyari. 6 PM yun. Tapos pumunta agad kami ni Cherry Pie, ni Mami Pie dun sa bahay niya. That's right. Mga 7 PM, nandun na kami sa labas. That's right. Siyempre nagulat talaga kami na hindi namin inaasahan na mangyayari to. Nakausap namin si Tita Vero. And ang sinabi talaga niya, masayang masaya daw si Jane sa batang yan. Ayun mo, sabi ko nga, ano eh, yung utang na loob ko kasi kay Mami Jane, Shanday lang kung ba't ako nandito eh, kung ba't ako nasa ABS, kung bakit lahat nangyari sa buhay ko to. Siya ang kauna-unahang artista na nakasama ko sa Indie Films kong Masayista. Siya ang nag-convince sa akin na umasok sa TV, sa ABS-CBN. Kasi sabi ko nga, ilang beses ako nakatikim na rejection nun sa ABS eh. Tapos siya nagsabi sa akin, nandun kami sa Canteen Festival na ano na, sige na po, pagbigyan mo lang ako. Sabi niya, tanggapin mo na yung project ni Andoy, ni Direk Andoy Ranay. Sabi niya, para sa akin. Kaya ako tinanggap yung ligaw na bulaklak noong that time. And then after that, nagdire-diretso na itong career ko sa ABS. Tapos yung ginawa ko yung Panday, kauna-una ang dinare kong pelikula, siya yung nilapitan ko para makasama. Tapos hindi siya nagpabayad sa akin doon. Alam mo yung sobrang na-appreciate ko siya bilang nanay. Right. Na talagang hindi lang katrabaho, yung alam ko at ramdam ko na mahal niya ako. Hanggang sa nakatrabaho ko siya nitong huli nun sa Love You With An Accent, sa mini Jody. Tapos kinukwento ko sa kanya yung plano ko dito sa Batang Quiapo. Eh that time nasa kabilang network pa siya noon. Excited siya na sana makapasok siya. Nung natapos siya sa kabilang network, kinuha ko siya para dito sa Batang Quiapo. Sobrang siyang excited. Saka natutuwa ako kasi naramdaman niya at na-appreciate niya yung pagmamahal at respeto na namin lahat. Right. Bilang artista at ano. Kaya nakikita namin yung kung gaano siya kaligaya dun sa show. Kaya sobrang galing naman talaga. Ano nang mangyayari sa karakter niya? Kasi yun ang pinag-uusapan ngayon, na parang mabubuhay pa ba daw yata? Ano, nabuhay siya eh. Nabuhay siya yung karakter niya eh. Pero hindi pa namin alam kung ano talaga yung gagawin namin. Okay. Kung paano namin babaliin yung kwento. Right. Sabi ko nga, katulad yung last interview natin, alam mo sa paggawa ng soap opera, ang dami nangyayari, mga unexpected na mga that's ano. Right. Pero sabi ko nga, magagawa natin ang paraan yun. Ngayon lang talaga pinoproseso pa namin itong nangyari. Right. Nag-flashback nga sa akin ko ngayon, parang grabe rin pala pinagsamahan nyo.
Sobra. Ano nag-e-start? Kumari mo, first film ko hanggang ngayon, 2004. Hanggang ngayon talaga. Ano lang ang comment mo nung sinabi niya sa interview na nakompleto na ang career niya bilang artista dahil sa Batman? Masarap yung pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam. Kasi sobra ko siyang nirirespeto. Sobrang paghanga ko sa kanya na bilang isang napakahusay na artista. At yung makatrabaho ulit ako, at yung suporta at pagmamahal na binibigay niya sa akin. At lalo na yung performance na ipinakita niya dito sa Batang Quiapo. Napaka-bless ko na magkaroon ako ng isang kaibigan, nanay, at katrabaho ng isang Miss Jacqueline. So wala na mag-text sa'yo, wala nang... Honestly, sabi nga, meron pa siya eh. Alam mo yung bigla yung mag-text. Sabi niya sa akin gano'n. Nung huling text niya sa akin, sabi niya, Nak, sana pag itong bagong kwento ni Tanggol, sana kung ano man yung magiging journey mo, sana wag yung pangalan mong Jesus Nazareno, sana ibahin mo. Kasi kung may magagawa kang mali, sana wag yun yung name mo. Sana mag-create ka ng ibang name. Sabi niya sa akin gano'n. Tapos tinext ko siya, sabi ko, thank you, sabi ko, ni Jane, sabi niya, hindi ka nagalit. Sabi ko, hindi, sabi ko, alam mo naman ako, nakikinig ako eh. Sabi niya, thank you ah, kasi kinakabahan siya baka daw mamaya, ang isipin ko, pinakikilaman niya ako sa kwento. Sabi ko, hindi, na-appreciate ko yung ganyan, kasi sabi ko nga, sa show namin, tulungan talaga, right. Collaboration, lahat right. Ng nagtutulungan. Right. Ikaw ba ang nag-ayos ng flowers? Lahat-lahat kami po ng sa pagmamahal namin sa kanya sa show. Right. Sorry. Mula sa ABS-CBN. Kamusta ang mood ng mga kasamahan mo naman, ng mga co-actors mo? Actually, down kami. Talaga kahapon, nung nag-taping kami, ang lungkot, ang tahimik. Wala nag-uusap. Hindi namin pinag-uusapan. Pero bagsak yung buong team. Yung lahat ng mga artista production, talagang tahimik. Nagpapakiramdaman. Honestly, ngayon kami magkikita-kita. Dito sa pag-host ng tribute for you.